Ang Walang Kapantay na Martial God, Ikalawang Aklat. Kabanata 146, Tile Pills, You Owe Me. Pagsira ng lupa at langit. Sigaw ni Holy Taimien, nakataas ang mga braso. Isang nakakatakot na mapanirang chi ang gamulong, at ang langit ay nagdilim, at ang kulog ay bumagsak. Itinaas din ni Lin Fang ang kanyang mga braso. Ang kanyang ipinagbabawal na lakas ay naging kidlat at inapi ang mapanirang chi. Napakaputla ng mukha ni Holy Taimien. Bigla niyang itinulak ng nakakamatay na puwersa ang kanyang alagad. Sinadya niyang gamitin siya bilang isang kalasag para protektahan ang sarili mula sa pag-atake ni Lin Fang. Sumigaw si Lin Fang at inilabas ang kanyang kamao, dinurog ang disipulo at agad siyang pinatay. Gusto niyang habulin si Holy Taimien, ngunit gumamit na ang duwag ng teleportation scroll para tumakas. Naikuyom ni Lin Fang ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang habulin siya. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, ako ang magkakaproblema mamaya. Sumirit si Lin Fang, lumapag sa lupa. Binata, hindi naman masama iyon. Maipagmamalaki mo ang iyong sarili bilang isang demon cultivator. Pabirong sabi ng isang boses sa likuran niya, ngunit magalang. Tumingon si Lin Fang at nakita ang isang lalaking nakaitim na damit na nakasuot ng beo. Sa likod niya ay si Hao Qinglin. Tumakbo si Lin Fang papunta sa kanila at hinawakan si Hao Qinglin. Kinuha niya ang kanyang palso, nakitang napakabagal ng tibok ng puso ng kanyang kapwa alagad. Siya ay nasugatan ng husto. Sa susunod na makita ko ang mga inang iyon, sisirain ko sila. Galit na nagmumura si Lin Fang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pati ang lalaking nakaitim na damit ay nagulat. Hindi siya nilainggan ni Lin Fang, nakatitig siya kay Hao Qinglin. Maraming salamat sa pagligtas mo sa kanya, guro. Paumanhin, ngunit kailangan ko siyang ibalik upang pagalingin siya. Sabi ni Lin Fang, malam na ngumiti. Binuhat niya si Hao Qinglin at nag-flash palayo, nawala mula roon. Pinagmasdan ng lalaking nakaitim na damit si Lin Fang at tahimik na ngumiti. Ang mga taong iniisip ng kapwa ko disipulo ay karaniwang walang hindi karapat-dapat na reputasyon, Lin Fang, Lin Fang. Bulong ng lalaki. Mukha siyang curious at intriga. Si Lin Fang ay hindi nang ahas na huminto kahit isang segundo. Dinala niya si Hao Qinglin pabalik sa Silver Sect at dumiretso sa sala ni Song Zhuang. Pagpasok niya sa silid, narinig niya sina Yuan Fei at Wu Wu na nagtatalo kung sino ang dapat pumunta at iligtas si Lin Fang. Mukhang nag-iisip din si Song Zhuang. Walang inaasahang babalik si Lin Fang ng ganoon kaga, kasama si Meng Qing at Tang Yuyu. Lin Fang, okay ka lang ba? Tanong ni Song Zhuang, natutuwang makita si Lin Fang. Sina Meng Qing at Tang Yuyu ay tumakbo patungo kay Lin Fang. Nanatili silang tahimik, ngunit makikita sa kanilang mga mata ang kanilang nararamdaman. Kinuha nila si Hao Qinglin at inihiga sa kama. Ang mukha ni Hao Qinglin ay namumutla. Kahit na wala siyang masamang sugat, malamang na panloob ang mga sugat niya. Hinubad ni Lin Fang ang damit ni Hao Qinglin, habang si Meng Qing at Tang Yuyu ay tumalikod. May malalaking marka sa dibdib ni Hao Qinglin, siya ay hinampas ng marahas. Lalong nagalit si Lin Fang nang makita niya ang mga sugat. Si Hao Qinglin ang naghatid kay Lin Fang sa lalawigan ng bahwang noong araw. Ipinakilala niya siya kina Emperor Yu at Emperor Shi, at iniligtas siya ng ilang beses. Ngayon siya ay nasaktan ng husto dahil sa kanya. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala si Lin Fang. O pare, anong ginawa nila sa kanya? Mahinang sabi ni Yuan Fei. Hindi niya ganoon kakilala si Hao Qinglin, ngunit alam niya na isa siya sa mga kapwa-disipulo ni Lin Fang sa Tiantai. Itinuring ni Yuan Fei ang mga kaibigan ni Lin Fang bilang kanyang sariling mga kaibigan. Tumabi ka, pagagalingin ko siya. Nang makita ni Wu Wu kung gaano nag-aalala si Meng Qing at Tang Yuyu, lumapit siya kay Hao Qinglin. Tumingin si Lin Fang kay Wu Wu. May gusto siyang itanong sa kanya, ngunit casual na ngumiti si Wu Wu at pinasigla siya. Huwag kang mag-alala. May gamot akong binigay sa akin ng Godly Leader, Tile Pills. Tile Pills. Binigyan ka ng Godly Leader ng Tile Pills. Napabuntong hininga si Song Zhuang sa pagtataka. Napagtanto niyang bigla siyang napasigaw sa gulat, at awkward na namula. Tumingin si Wu Wu kay Song Zhuang at malamig na ngumiti, kumuha ng maliit na garapon mula sa isang singsing. Ang garapon ay kasing laki lamang ng isang daliri, ngunit naramdaman ng lahat na tumaas ang temperatura ng silid. Nararamdaman din nila ang tubig at sunog si Chi. Ginagawa sila ng Godly Leader. Ang isang tableta ay naglalaman ng 30% ng lakas ng Godly Leader. Napakahalaga nila. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 1,000,000 Godly Stones. Mayroong dalawa, isang uri ng apoy at isang uri ng tubig. Isinasaalang-alang ang pinsala ng iyong kaibigan, ang uri ng apoy ay hindi magagamit. Tanging uri ng tubig lang ang magagamit. Paliwanag ni Song Zhuang, na namamangha pa rin. Tumingin si Lin Fang kay Wu Wu, na iintriga. Wala siyang pakialam kung gaano kahalaga ang mga tabletang iyon, agad siyang kumuha ng isang maliit na asol na tableta at inilagay ito sa bibig ni Hao Qinglin.
Lin Feng, gumamit ka rin ng chi. Sabi ni Wu, umatras upang bigyan ng espasyo si Lin Feng. Mabilis na nag-react si Lin Feng. Umupo siya sa tabi ni Hao Qinglin at inilipat ang ilan sa kanyang chi sa kanya. Lumipas ang 5 minuto. Naramdaman ni Lin Feng na gumagaling na ang mga organo ni Hao Qinglin. Ang tile pill ay gumana. Naalala ni Lin Feng ang kanyang chi. Tumayo siya at tumingin kay Wu. Maging si Natang Yuyu at Meng Qing ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Kakaibang prinsesa. Si Wu ay mahinahon at dismissive, ngunit sinulyapan din niya si Meng Qing at Tang Yuyu. Lumapit siya kay Lin Feng at buong pagmamalaki na sinabi. May utang ka na naman sa akin. Emf. Lin Feng, hindi mo na ako mababayaran sa buong buhay mo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis, hindi binibigyan ng pagkakataon si Lin Feng na magsalita. Nagkatinginan si Meng Qing at Tang Yuyu. Magiliw nang umiti si Meng Qing. Tinadyakan ni Tang Yuyu ang kanyang paa. Gaya ng inaasahan, Lin Feng. Emf. Tumiti ng mahina si Lin Feng. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit ganoon ang kinikilos ni Wu Wu. Sige, ligtas na ang kapwa ko disipulo. Nakahinga ako ng maluwag. Bamantong hininga si Lin Feng. Tumanggo si Yuan Fei at umupo sa isang upuan. Naroon si Fu Chen, ngunit na natiling tahimik sa buong oras. Siya ay isang mas kalmadong tao kaysa kay Ye Chen. Pinaalalahanan ni Fu Chen si Lin Feng ng Hao Qinglin, sa totoo lang. Bueno, ang iyong kapwa disipulo ay ligtas, ngunit ikaw ay nasa problema. Sabi ni Song Zhuang. Mukha siyang malungkot, at bumuntong hininga habang umiiling. Nang marinig ni Lin Feng si Song Zhuang, bigla niyang naalala ang issue sa Holy Shrine ng Silver Region. Gusto ng Holy Shrine ng Silver Region na ipaliwanag natin kung bakit natin sinira ang pagkakaibigan natin sa kanila. Hindi alam ng godly leader kung ano ang sasabihin sa kanila, ngunit isa lang ang sinabi niya. Gusto niyang magpasya ka kung ano ang gusto mong gawin, at anuman ang desisyon mo, sinusuportahan ka ng Holy Shrine ng supranatural na rehiyon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 147, mga pakikibaka ni Hao Qinglin. Dahil sa ganoong paraan, ipaubaya mo ito sa akin. Sabi ni Lin Feng na malamig na tumanggo. Balak niyang hintayin si Hao Qinglin na magising, at pagkatapos ay iisipin niya ang iba. Nang marinig ni Song Zhuang si Lin Feng, nabuhayan siya ng loob. Dahil sinabi iyon ni Lin Feng, nangangahulugan ito na determinado siyang lutasin ang issue. Sa silid na iyon, lahat maliban kina Song Zhuang at Fu Chen ay mula sa mundo ni Lin Feng. Noong una ay gusto niyang umalis sa silid kasama si Fu Chen, ngunit pagkatapos ay naalala niya na siya ay disipulo ni Lin Feng, kaya isa siya sa mga tao ni Lin Feng. Naiwan siyang mag-isa. Lumayo si Song Zhuang at narinig niya si Hao Qinglin na umubo ng ilang beses at nahihirapang umupo ng nahihilo. Si Hao Qinglin ay hindi mukhang kahanga-hanga at kahanga-hanga tulad ng sa nakaraan. Inilagay ni Lin Feng ang isang kamay sa kanyang likod para alalayan siya. Inutusan ni Song Zhuang ang ilang tao na pumunta sa pinto upang magbantay. Nasa Silver Region's Holy Shrine sila kung tutuusin, hindi naman ligtas doon. Kailangan nilang manatiling mapagbantay, dahil ang Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak ay maaaring nagpaplano laban sa kanila, pagkatapos ng lahat. Sa silid, si Meng Qing at Tang Yuyu ay nakatayo sa likod ni Lin Feng. Nag-aalala sila tungkol kay Hao Qinglin. Brother, anong naramdaman mo? Tanong ni Lin Feng na naglabas ng mas maraming chi sa mga ugat ni Hao Qinglin. Napabuntong hininga si Hao Qinglin, napakasarap sa pakiramdam, kahit na mapatla pa rin ang kanyang mukha. Lamingga-lingga siya sa paligid, nakahinga siya ng maluwag na nasa isang ligtas na lugar. Brother, ligtas ka na, napakagaan ng loob ko. Masayang sabi niya, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, ngunit ang kanyang chi ay mas matatag. Ang pil ni Wu ay napakalakas. Nakikita ni Lin Feng na ang pinsala ni Hao Qinglin ay medyo gumaling na. Brother, paano ka nahuli ni Holy Taimien? Tanong ni Lin Feng, na nakangiti sa kanya nang nakapagpabay. Tumingin si Hao Qinglin kina Meng Qing at Tang Yuyu, at casual nang umiti. Meng Qing at Yuyu, ang lakas mo. Hindi na niya makita kung gaano sila kalakas, ibig sabihin ay naging mga Holy Emperor na sila. Magiliw nang umiti si Meng Qing, habang sinabi ni Tang Yuyu. Brother, ginawa namin ang aming makakaya upang maging mga Diyos para kay Lin Feng. Mahusay, mas malakas tayo, mas malakas ang Tiantai. Napabuntong hininga si Hao Qinglin. Nakonsensya siya dahil hindi niya nagawang makipagsabayan sa mga ito. Nakita ni Lin Feng na ang kanyang kapwa-disipulo ay mukhang nasuraan ng loob. May gusto siyang sabihin, ngunit tumingin si Hao Qinglin kay Fu Chen at nagtanong. Sino ito? Brother, iyan ang aking bagong disipulo, si Fu Chen. Sabi ni Lin Feng, mahina hong ngumiti. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at kinaway si Fu Chen pasulong. Lumapit ang huli at ikinulong ang kanyang kamao, sinabi kay Hao Qinglin. Pagbati, tiyo. Mabuti-mabuti. Hehe. Isa ring eminent scholar ang binatang ito.
Kung hindi na natili si Ye Chen sa Tiantai para masiguradong maayos ang lahat doon, nakarating na sana siya sa Continent of the Gods. Sabi ni Hao Qinglin, nakangiti ng malawak. Hindi niya maiwasang banggitin si Ye Chen, ang isa pa at punong disipulo ni Lin Feng. Brother, ikaw naman. Bakit ka napunta sa spiritual region? Nagtataka si Lin Feng kung ano ang pinagdaanan ng kanyang kapwa-disipulo. Nakita ni Hao Qinglin na curious si Lin Feng, umiling, at bamantong hininga. Si Lin Feng ay katulad ng dati, hindi pa rin siya nagbabago. Ang tanging nagbago sa kanya ay ang kanyang lakas. Dahil si Lin Feng ay naging isang tagapamahala, ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng kanyang mga kapwa-disipulo ay patuloy na lumalaki. Minsan, nagtataka si Hao Qinglin kung bakit ang mga tao ay naglilinang. Upang maging mas malakas kaysa sa iba. Hindi siya nagseselos kay Lin Feng, syempre, namiss lang niya ang magandang dating panahon. Si Lin Feng ay naging mas malakas kumpara sa iba. Ngunit kumilos pa rin si Lin Feng ng normal at iyon ay nagpasaya kay Hao Qinglin. Ang relasyon ni Lin Feng at ng iba pang miyembro ng Tiantai ay hindi nagbago. Pagkatapos ng space and time teleportation, napunta ako sa spiritual region. Kasama ko si Jun Moshi, kaya sumali kami sa spiritual sect at naging ordinaryong mga disipulo. Isang araw, tiyak na may nangyari, dahil ang spiritual sect ay pumili ng ilang mga disipulo para sundan si Holy Leng Nian sa Holy Shrine ng spiritual region, si Jun Moshi at ako ay mapalad na napili. Pagdating namin, nalaman namin na magaganap ang Holy Fifth Selection Ceremony ng Supranatural Region. Pumunta sila doon para sirain ang kaganapan. Hindi kami napili ni Jun Moshi na pumunta sa Supranatural Region. Nanatili kami sa Holy Shrine. Naghintay kami ng ilang araw, at pagkatapos ay narinig namin. Narinig mo na pinatay ko si Holy Leng Mian. Mahinahong hula ni Lin Feng, tumanggaw si Hao Qinglin at bamantong hininga. Talaga, pinatay ng isang disipulo nila si Holy Leng Mian, narinig ng lahat ang tungkol dito sa spiritual region. Lahat ay gustong pumatay sa iyo. Nag-alala kami ni Jun Moshi. Alam namin na ikaw iyon. Gusto naming palihim na tumakas at hanapin ka, ngunit nalaman ni Holy Tai Mian ang tungkol sa aming plano. Si Hao Qinglin ay mukhang biglang galit. Gusto ni Holy Tai Mian na gamitin ang mga ito para pagbabantaan si Lin Feng at kontrolin siya. Sa kabutihang palad, si Lin Feng ay nakabalik ng ligtas at siya ay nailigtas. Nabigo ang masamang balak ni Holy Tai Mian. Brother, nasaan si Jun Moshi? Tanong ni Lin Feng, nag-aalala ngayon. Nako, ginamit niya iyong space and time scroll para makatakas. Pinapunta ko siya sa Holy Shrine ng Supranatural Region para hanapin ka. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Matigas na sabi ni Hao Qinglin. Nakahinga si Lin Feng. Malamang naligtas si Jun Moshi sa supranatural na rehiyon. Ang mga miyembro ng Holy Shrine ng espiritual na rehiyon ay malamang na hindi pumunta at hanapin siya doon. Kinailangan din ni Lin Feng na bumalik sa supranatural na rehiyon sa lalong madaling panahon. Brother, magpahinga ka na. Pupunta ako sa Holy Shrine ng Silver Region. Babalik ako mamaya. Tumayo si Lin Feng. Tumanggo si Hao Qinglin, alam niyang may mga bagay na dapat ayusin si Lin Feng. Hindi na niya ito matutulungan sa pagkakataong ito. Umaasa siyang magiging maayos si Lin Feng. Meng Qing, Yu Yu, ingatan mo ang kapwa ko disipulo. Sabi ni Lin Feng, tumiti lang si Meng Qing. Tumingin si Lin Feng sa kanyang mga mata, at alam niyang makakaasa siya sa kanya. Hanggat nandoon siya, magiging maayos ang lahat. Malamig na napa-em si Tang Yu Yu, ngunit nang umalis si na Lin Feng, Yuan Fei, at Fu Chen sa silid, mukha siyang nag-aalala, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sister, huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ang aming asawa. Malumanay na sabi ni Meng Qing. Tumingin sa kanya si Tang Yuyu at tumango, medyo gamon ang pakiramdam. Umalis si Lin Feng at ang dalawa pa sa silid. Nasa labas si Song Zhuang. Nang makita niya sila, tinanong niya, pwede na ba tayong umalis? Pero tingnan natin ang mga miyembro ng Holy Shrine ng rehiyon ng Pilak. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi siya nakaramdam ng kaba. Kumpiyansa siyang naglakad palayo. Hinangaan ni Fu Chen ang kanyang guro, tila tiwala siya. Pagkatapos ay sinundan siya nito. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 148, Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak. Ang distansya na naghihiwalay sa Holy Shrine ng Silver Region at Silver Sect ay kapareho ng distansya sa pagitan ng Holy Shrine ng Supranatural Region at God Sect, marahil ay mas malapit. Gamit ang kanilang mga shuttle, dumating si Lin Feng at ang iba pa sa loob lamang ng kalahating oras. Ang rehiyon ng Pilak ay isang mayamang rehiyon. Ang lahat ay tila gawa sa mamahaling bato at metal doon. Ang Supranatural Region ay walang maraming mapagkukunan, ang tanging bagay na hindi sila nagkulang ay ang bluestone. Siyempre, ito ay isang malaking pagkakaiba lamang. Lamingga-lingga si Lin Feng sa paligid. Ang daan ay daan-daang metro ang lapad.
Ang tarangkahan ng Holy Shrine ay daan-daang metro din ang taas, at tila isang kuta sa sarili nito. Ito ay tila isang walang hangganang lungsod. Sa tuktok ng mga pader ng lungsod, may mga alagad na nagpapatrolya. Mayroon din ilang air patrol na binubuo ng mga disipulo sa mga space shuttle. Sa paanan ng tarangkahan ay may dalawang disipulo, sinusuri ang bawat taong gustong pumasok sa Holy Shrine, kahit na sino. Tayo na, ngunit maghanda rin tayo na mapahiya. Sabi ni Song Zhuang. Inilabas niya ang token na ibinigay sa kanya ng godly leader, na nagpapatunay na kinakatawan nila ang Holy Shrine ng supranatural na rehiyon. Naglakad si Song Zhuang sa harapan, sinundan siya ni Lin Feng. Sinundan ni na Yuan Fei at Fu Chen si Lin Feng. Tumigil ka, hindi ka makakapasok ng walang anteng-anteng. Tulad ng iba, pinigilan ng mga gwardya si Lin Feng at ang iba pa. Tiningnan sila ni Lin Feng. Nakasuot sila ng silver robe, kahit ang mga ordinaryong disipulo ay may magagandang damit sa Holy Shrine na iyon, curious siyang makita ang pinuno ng Holy Shrine. Inilabas ni Song Zhuang ang anteng-anteng na may dalang token. Isa itong gintong anteng-anteng, halatang iba sa anteng-anteng ng Silver Region. Ang Holy Shrine ng Supranatural Region. Sino sa inyo si Lin Feng? Tanong ng dalawang gwardya nang makita ang anteng-anteng. Mukha silang galit na galit bigla, ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay, agad na nagtanong kung sino sa kanila si Lin Feng. Ako, sabi ni Lin Feng. Alam niyang hindi ito magiging masaya, ngunit kailangan niyang lutasin ang isyu at ipaliwanag ang kanyang sarili sa Holy Shrine ng Silver Region. May utang si Lin Feng sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Kailangan niyang magpasalamat sa kanilang suporta, pasensya, at pagkabukas palad. Ikaw si Lin Feng. Emph, palibutan mo siya. Galit na sigaw ng dalawang guard. Hawak-hawak nila ang kanilang mga armas. Ang mga disipulo sa tuktok ng mga pader ng lungsod ay sumigaw, at kaagad, ang mga disipulo na nasa labas ng mga pader ng lungsod ay bumalik at pinalibutan si Lin Feng. Mukhang galit silang lahat. Lin Feng, pinahiya mo si Godly Sun Hao, hindi mo binigyan ng mukha ang Silver Sect, sinira mo ang isang masayang kaganapan, at ngayon nang ahas kang bumalik. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng isang alagad. Mukhang handa na siyang makipaglaban. Lin Feng, pinahiya mo ang ating Godly Sun, dapat kang maparusahan. At ngayon bumalik ka, para saan? Para makita ang ating dakilang amo. Pinisya ng isa pang disipulo, sinusubukang galitin si Lin Feng. Tiningnan lang ni Lin Feng ang mga disipulong ito. Ang pagsasabi na hindi siya galit ay isang kasinungalingan, imposible iyon. Lin Feng, isa kang maliit na holy cultivator sa supranatural na rehiyon, at nang ahas kang saktan ng isa sa ating mga godly son, at ninakaw mo ang babaeng gusto niya. Gusto mo na talagang mamatay. Naglakas loob kang agawin ng isang babae na gusto niyang pakasalan, dapat mong ikahiya ang iyong sarili. Lin Feng, ang godly son ay napakabait at mapagbigay, binitawan ka niya, ngunit kami ay alagad, hindi kami magiging mapagparaya at malawak ang pag-iisip. Lin Feng, kahit anong gawin mo, makakamit ang hustisya ngayon. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng mga alagad. Lahat sila ay mukhang mabangis, lahat sila ay may hawak na armas. Kung maglakas loob si Lin Feng na magsabi ng anuman, malamang naaatake sila. Kalokohan, kung ano ang isang grupo ng mga gago. Ang godly son. Kalokohan. Ako ay isang godly son, kaya ano, ikaw. Yuan Fei, tumahimik ka. Galit na galit si Yuan Fei, hindi niya kayang insultuhan ng napakaraming tao. Inilabas pa niya ang kanyang tungkod. Gusto niyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Lin Feng. Kakaibang tumingin si Yuan Fei kay Lin Feng. Hindi ito ang karaniwang personalidad ni Lin Feng. Paano siya mananatiling kalmado, gayong maraming tao ang nang-iinsulto sa kanya. Bihira lang siyang makitang ganito. Tapos ka na bang magsalita? Tanong ni Lin Feng sa mga disipulo. Nagulat lahat ang mga alagad. Malamig na ngumiti si Lin Feng at sinabing. Magaling kang tumahol, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kapag gusto mong ipahiya ang isang tao, mas mabuting gawin mo ito ng mas mahusay. Nakakatawa ka lang kapag nagpapatawa ka, marami kang dapat matutunan. Hindi ako galit, gusto kong makita ang katawa-tawa ang mga panlalait mo. Alam kong may nagsabi sa iyo na ipahiya mo ako ng ganyan. Ang iyong mga salita ay hindi nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. May nawawala. Tama ako diba, ang mga lingkod ng Godly Sun Hao. Sabi ni Lin Feng, malamig na ngumiti. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumangala sa tuktok ng pader ng lungsod, kung saan nakatayo ang isang ordinaryong alagad. Napatingin din sa kanya sina Song Zhuang at Yuan Fei. Siya ay tumingin napaka-ordinaryo. Wala siyang chi ng isang malakas na cultivator. Lin Feng, dapat tama ka. Haha. Palaging binibigyang pansin ni Holy Cultivator Lin Feng ang mga detalye. Hindi masama. Pinadala ko nga sila para galitin ka, hindi ko akalain na mapapansin mo ito. Hindi ko akalain na magiging kalmado ka rin. Wala nang oras si Song Zhuang para tumugon nang may biglang tumawa.
Isang lalaking nakasuot ng silver na damit ang biglang lumitaw sa harap ni Lin Fang. Hindi na siya mukhang ordinaryong alagad. Godly Sun Hao, sa susunod, subukan mong humanap ng mas mahuhusay na artista. Sagot ni Lin Fang, na walang pakialam na nakangiti kay Godly Sun Hao. Ang Godly Sun Hao ay ngumiti ng malumanay. Hindi siya mukhang masaya habang kinakawayan niya ang lahat ng kanyang mga alagad, na paatras silang lahat. Holy Cultivator Lin Fang, kumusta si Yu Xin? Tanong ng Godly Sun Hao. Si Yu Xin ang asawa ko. Hindi mo na kailangang isipin ng tungkol sa kanya. Sabi ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan. Noong nandito siya, madalas kaming nag-uusap tungkol sa paibig. Inalagaan ko siya. Natatakot lang siguro siya dahil masyado kang malakas. Pabirong sabi ni Godly Sun Hao na nakangiti ng malapad. Gayunpaman, hindi siya pinatapos ni Lin Fang, agad siyang nagambala salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit ang pagsasabi na natatakot siya sa akin dahil masyado akong malakas ay tanga. Isa kang Godly Sun, at sinusuportahan ka ng Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak, mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi mo naman siguro dapat insultuhan ang iyong sarili ng ganoon. Malamig itinama siya ni Lin Fang. Ang Godly Sun Hao ay sinubukan at nabigo. Ang pinakamagandang bagay ay ang aktwal na tumuon sa paglutas ng isyu, hindi sa pagpapalala nito. Hehe, nagpapasalamat ka sa akin, ibig sabihin sinabi niya sa iyo ang tungkol sa akin at kung gaano ako kabait sa kanya. Para akong isang maliit at miserableng tao ngayon. Sabi ng Godly Sun Hao na may malawak ng ngiti. Ganyan ka talaga. Sabi ni Yuan Fei. Hindi niya kayang tiisin ang mga katulad niya. Magalang na sumimangot si Godly Sun Hao. Godly Sun Yuan Fei, pareho tayong Godly Sun, kailangan nating maging mapagbantay kapag nakikipag-usap tayo sa isa't isa. Hehe, ikaw ay talagang sa mga formalidad at paggalang, nakikita ko. Gusto mo panasan ko din yung puwet mo, ikaw. Ang sinabi ni Yuan Fei ay talagang nagpagalit sa Godly Sun Hao sa pagkakataong ito, ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Mukha siyang masungit, pero saglit lang. Mabilis niyang sinubukang magmukhang walang pakialam. Kawili-wili. Godly Sun Yuan Fei, medyo prangka ka. Ayokong makipagtalo sa'yo. Mangyaring pumasok, ang godly leader ay naghihintay sa iyo ng mahabang panahon. Sabi ng Godly Sun Hao, na malamig na ngumiti. Tumabi siya para makadaan sila. Agad na pumasok si Lin Fang. Nakangiti ang Godly Sun Hao, na parang natutuwa sa isang pribadong biro. Napatingin siya kay Fu Chen, na sumusunod sa likod ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 149, humingi ng tawad sa Godly Sun. Walang tao sa loob. Pumasok si Lin Fang sa Holy Shrine. Wala siyang pakialam sa mayayabong at matatayog na gusali. Ito ay walang laman, at ang godly leader ay hindi naghihintay tulad ng sinabi ng Godly Sun Hao. Ang Godly Sun Hao ay nakatayo sa tarangkahan. Sinabihan niya silang manahimik at pagkatapos ay nawala. Si Lin Fang at ang iba pa ay nag-iisa doon. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nila tayo pinapunta dito? Mag-isa lang tayo. Sabi ni Song Zhuang. Galit na galit siya kahit pinilit niyang magmukhang kalmado. Isa siya sa apat na sage ng Holy Shrine ng Supranatural Region, isang kinatawan ng godly leader sa ibang bansa at ang Holy Shrine ng Silver Region ay nang-ahas na tretuhin siya ng ganito, paanong hindi siya magagalit? Dahil lang sa unang magkaibigan ang dalawang Holy Shrine ay hindi nangangahulugan na ang rehiyon ng Pilak ay maaaring tretuhin ng ganito ang supranatural na rehiyon. Ang Holy Shrine ng supranatural na rehiyon ay hindi interesado sa mga kaibigang ganoon. Umalis na lang tayo. Huwag na tayong maghintay dito. Lin Fang, umalis na tayo. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Siya ay hindi matyaga sa lahat, at kinasusuklaman ang paghihintay. Ang Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak ay sinusubukan lamang na galitin si Lin Fang at magdulot ng kaguluhan sa kanya. Sa katunayan, kung hindi makikita ni Lin Fang ang godly leader ng Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak, hindi siya makakabalik sa supranatural na rehiyon at ipaliwanag kung ano ang kanyang ginawa o sinubukang gawin. Guro, gustong ipahiya ka ng mga tao sa Silver Region. Sabi ni Fu Chen. Karaniwan siyang nanatiling tahimik, ngunit sa pagkakataong ito ay galit din siya. Pinagkakaguluhan nila ang kanyang guro, paano niya matatanggap iyon? Tumingin si Lin Fang kay Fu Chen. Napakabata ba ng mga miyembro ng Holy Shrine ng Silver Region? Kung aalis sila, sisisihin lang siya ng lahat. Sasabihin nilang lahat na ayaw niyang humingi ng tawad matapos sirain ang pagkakaibigan ng dalawang Holy Shrines. Ang mga tao ng supranatural na rehiyon ay malamang natitigil sa pagtitiwala kay Lin Fang. Alam niyang hindi sila makakaalis ng ganoon kabilis. Lin Fang, paano natin hahayaan na ipahiya nila tayo ng ganito? Wala akong pakialam sa pagkakaibigan nila. Sabi ni Song Zhuang. Hindi na rin siya nakatiis. Nais niyang maging isang mabuting sage, ngunit ngayon ay naisip niya na ang Holy Shrine ng Silver Region ay napakalayo na, at tunay na galit. Noong una,
Akala niya ay mabubuti at makatwiran ang mga tao sa Silver Region, ngunit mula nang mangyari, patuloy silang kumilos bilang bata at maliit. Maging ang godly leader ay kumikilos ng bata. Tama, Lin Feng, fuck it, tara na, sigaw ni Yuan Fei. Bihira siyang mapahiya ng ganito. Guro, hindi nila tayo iginagalang, dapat na tayong umalis. Sabi ni Fu Chen na kinuyam ang kanyang kamao. Umaasa siyang ayaw ni Lin Feng na manatili. Gayunpaman, ang dapat sana ay mas galit kaysa sa iba sa halip ay ngumiti ng malawak. Hindi naman siya mukhang galit. Walang nakakaintindi kung paano niya nagawang manatiling kalmado. Hindi lang tayo aalis, kundi magiging mabubuting bisita din tayo. Sabi ni Lin Feng, nakangiting masaya. Napatingin siya sa upuan kung saan dapat naroroon ang godly leader. Lin Feng, anong ginagawa mo? Sabi ni Song Zhuang. Hindi niya naintindihan. Pinutol siya ni Lin Feng na may casual na ngiti. Lumapit siya sa upuan ng godly leader, isang trono ng dragon, at hinawakan ito. Ang tronong ito ay gawa sa pilak. Ang pag-upo dito ay dapat nakamangha-mangha, ano sa palagay mo, alagad? Yuan Fei. Tumiti si Lin Feng at hinawakan ang trono ng dragon. Nagulat si Fu Chen. Ano ang gustong gawin ni Lin Feng? Namutla din ang mukha ni Zhuang. Walang sino man ang makakahawak sa trono ng godly leader, kabilang ang mga godly son, at ngayon ay hinawakan na ito ni Lin Feng. Tumibok ang puso ni Song Zhuang. Kung hindi ako uupo sa trono ng dragon na ito, pagsisisihan ko ito sa buong buhay ko, kaya. Kung uupo ka sa trono ng dragon, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo. Hiwa sa isang tao sa sandaling iyon. May nagpakita. Siya ay isang hindi masayang mukhang kasama na nakasuot ng puti at asulberdeng damit na nagmukhang isang intelektual. Bumagsak ang lalaki sa lupa at ngumiti ng malamig. Hindi pa ako nakakita ng ganoong katapangan na binata. Hehe. Una, ako, si Lin Feng, ay hindi kailanman nagsisisi ng anuman. Pangalawa, hindi ako matapang dahil hindi ako natatakot kapag may ginagawa ako. Normal lang sa akin, ano sa palagay mo? Silver Region Holy Shrine Godly Leader. Tanong ni Lin Feng, malamig na ngumiti. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng lahat, kabilang ang kay Fu Chen, dahil ito ang godly leader at ngayon ay kinakausap siya ni Lin Feng ng masama. Ang likod ni Song Zhuang ay natatakpan ng malamig na pawis. Umaasa siyang titigil na si Lin Feng sa galit sa godly leader, kung hindi, maaaring maging mapanganib ang mga bagay-bagay. Haha, hindi mo pinagsisisihan ang mga bagay-bagay. Kaya hindi ka natatakot na mapatay kita. Ang godly leader ng Silver Region na malamig na nakangiti, halatang hindi masaya. Ikaw ay isang godly leader, kaya mo akong patayin tulad ng pagpatay mo sa mga langgam at tipaklong. Sa makatuwid, hindi ako natatakot sa kamatayan sa harap mo, at masasabi ko ang anumang naisin ko. Sabi ni Lin Feng, na tila determinado. Nagulat ang godly leader, at biglang humagalpak ng tawa. Hindi naman siya mukhang galit ngayon. Mabuting bata. Ikaw ay walang takot. Maipagmamalaki ka ng iyong godly leader. Tumiti ng malapad ang godly leader. Bigla siyang lumitaw sa tabi ni Lin Feng at dahan-dahang umupo sa kanyang trono. Naiintindihan ko ang nangyari noong isang beses. Kung hindi, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa? Sabi ng godly leader. Mukha na naman siyang galit, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa ginawa ng godly Sun Hao. Biglang naunawaan ni Lin Feng ang lahat. Kung hindi alam ng godly leader ang nangyari, hinding-hindi niya pakakawalan si Lin Feng, ang Holy Shrine ng rehiyon ng Pilak ay hindi handang makita siya. Anong gusto mo? Kumunatang noo ni Lin Feng. Ako. Nais kong humingi ka ng tawad sa godly Sun Hao. Kaya mo ba yun? Tanong ng godly leader, nakangiting mapaglaro. Humihingi ng tawad sa godly Sun. Sumimangot si Lin Feng, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Ano sa tingin mo? Malamig niyang tanong. Nang makita iyon ng godly leader, mas lalong lumaki ang kanyang ngiti. Umiling siya at sinabing, siyempre hindi. Alam kong sa init ng ulo mo, hindi ka pwedeng humingi ng tawad. Dahil alam mo, bakit mo natanong? Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 150, biglang naging pag-alit. Sumimangot si Lin Feng at mukhang malungkot. Itinaas ni Song Zhuang ang kanyang manggas at tinapik ang balikat ni Lin Feng, hudyat iyon para sabihin sa kanya na huwag masyadong itulak ang godly leader. Tumingin si Lin Feng sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Ang godly Sun Hao ay ang aking godly son, sa palagay mo hindi ka dapat humingi ng tawad. Malamig na sabi ng godly leader na nakaturo kay Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang mas matalim pa, ngunit sa parehong oras ay ngumiti siya ng mapanukso. Anong biro? Nang makita ng godly leader ang mapanuksong ngiti ni Lin Feng, muling nagbago ang kanyang ekspresyon, at sumigaw siya. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako kasi nakakatawa ka. Ipinatong ni Lin Feng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa godly leader. Kahit na ang huli ay nasa taas ng kanyang trono, hindi siya nilaingga ni Lin Feng. Oh, bakit? Tanong ng godly leader. Mukhang natuwa siya sa pagkakataong ito.
Ang iyong godly son ay walang iba sa akin. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil pinahiya mo siya. Kailan ko siya pinahiya? Si Yuzin ang asawa ko. Gusto niyang agawin sa akin ang asawa ko. Nakaramdam ako ng hiya. Bakit siya makaramdam ng kahihiyan? Para ipahiya ako. Emph. Pinahiya mo ang buong Holy Shrine ng Silver Region sa harap ng napakaraming tao, sa tingin mo hindi ka dapat humingi ng tawad. Sigaw ng godly leader, pinalo ang mga airrests ng kanyang trono at ginawang marahas na yumanig ang buong bulwagan. Ramdam ni Lin Fang ang chi ng godly leader. Maaring hindi siya isang walang kapantay na Holy Emperor, ngunit siya ay higit, mas malakas kaysa sa kanya sa anumang kaso. Siya ay isang malakas na cultivator. Ngunit ano kaya? Hindi ito isinasapuso ni Lin Fang. Ang paggalang at lakas ay ibang bagay. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang, at tumigil sa pagsasalita. Ang godly leader ay tumingin sa kanya ng kakaiba, ngunit siya ay gamaan din, si Lin Fang ay tila sa wakas ay sumuko na. Naiintindihan mo, iyan ay mahusay, ngayon, kung humihingi ka ng tawad. Song Zhuang, Yuan Fei, Fu Chen, umalis na tayo, babalik tayo sa supranatural region. Ang godly leader ay sa simula ay nakangiti ng napakagandang, ngunit nang biglang huminto si Lin Fang, ang kanyang ngiti ay tumigas. Bumalik ang galit, at galit na galit siyang nagtanong. Bakit? Ang 1,000 tasa ng alak ay hindi masyadong marami kapag umiinom kasama ang mga malalapit na kaibigan, ang isa ay maaaring uminom kasama ang mga kaibigan nang hindi na kailangang makipag-usap ng labis. Ngunit sa iba ito ay iba, kailangan mong laging makipag-usap ng labis, at ikaw at ako ay kailangang mag-usap ng ganoon karami. Madali mo akong patayin na parang langgam. Ang Silver Region ay walang pinagkaiba sa iba, mas marami kang godly stones kaysa sa iba, ano? Kaya pala mapagmataas ka, mas gusto ko ang mga taong mapagpakumbaba. Sagot ni Lin Fang. Ang ekspresyon ni Song Zhuang ay lubhang nagbago. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa harap ng godly leader at nagsabi. Ang godly leader, ang holy cultivator na si Lin Fang ay hindi sinasadyang sabihin iyon, pakiusap. Hindi na kailangang subukan at ipaliwanag ang anumang bagay. Napakalaki ng mga tao mula sa Holy Shrine ng Rehiyon ng Pilak. Ang iyong mga godly son ay tila napakahalaga sa iyo. Mabuti para sa iyo. Hindi ko kayang baguhin ang hip mo. Noong una, gusto ko talagang pumunta at humingi ng tawad ngayon, ngunit pagkatapos ay dumating kami at dahil pinagbuksan kami ng godly son Hao, alam kong wala kaming masasabi. Ikaw ay isang maliit na tao, bakit ko ilalagay ang aking sarili sa ilalim ng iyong mga paa? Ikaw ay mayaman, ang supranatural na rehiyon ay hindi kasing yaman mo, at sa makatuwid, wala na kami. Palem, Fu Chen, Yuan Fei, alis na tayo. Sabi ni Lin Fang, sumulyap kay Song Zhuang. Alam niyang gustong manatili ni Song Zhuang para subukan at iligtas ang sitwasyon. Isa siyang sage, paano niya tatalikuran ang ganoong kalapit na relasyon? Si Song Zhuang ay walang maisip na solusyon, gayunpaman. Ang sitwasyon ay napakasama, ang mga bagay ay hindi na mauulit. Tumalikod si Lin Fang at naglakad palayo nang walang sinabi pa. Sinundan siya ni na Fu Chen at Yuan Fei. Little bastard, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo maaari kang malayang pumasok at lumabas ayon sa gusto mo. Mga bantay, halika at hulihin siya. Utos ng godly leader, galit na galit ngayon. Siya ay isang godly leader, at hindi niya kayang atakihin si Lin Fang ng personal. Biglang narinig ni Lin Fang ang pagsipol ni Chi sa paligid niya. Lumitaw ang 1,000 tao sa paligid niya, lahat ay nakasuot ng silver na damit. Sila ay malalakas na cultivator mula sa rehiyon ng Pilak. Dahil sa ganoong paraan, Fu Chen, Yuan Fei, lumaban tayo. Mapanghamong sigaw ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang Black Dragon. Lumabas si Demon Chi, at kumislap ang mga itim na ilaw. Agad niyang pinutol ang 1 alagad sa 2. Dahil ang godly leader ay hindi handang lutasin ang sitwasyon ng mapayapa, pagkatapos ay lalaban siya. Ang mas maraming problema, mas mabuti. Sa makatuwid, walang pakialam si Lin Fang na pumatay ng mga tao, at kung mas maraming tao ang napatay, mas mabuti. Mamatay. Sigaw niya, at umungal ang Black Dragon. Sa 1 kisap mata, 2 low-level Holy Emperors ang napatay. Inilabas ni Yuan Fei ang kanyang kahoy na patpat at mabangis na lumaban, tinamaan ng 1 disipulo at dinurog siya, pagkatapos ay dinurog ang 1 pa gamit ang kanyang paa bago niya sinuntok ang 2 hanggang sa mamatay. Si Fu Chen ay nasa tuktok ng half Holy Emperor layer, halos 1 low-level Holy Emperor, kaya nagpasya siyang lumaban sa 1 disipulo, at ipagmalaki siya sa kanyang guro. Napakatapang ng kanyang guro. Naging magulo ang chi ni Fu Chen, at sa wakas, galit na galit siyang sumigaw. Buong lakas niyang inatake ang kalaban, agad na nasugatan ang lalaki. Naikuyom ni Fu Chen ang kanyang mga kamao, pinakondensed si Chi, at muling sinuntok. Patuloy ang pagsigaw ng kalaban. Nakalusot siya. Tumingin si Lin Fang sa chi ni Fu Chen at ngumiti sa kasiyahan.
Sa wakas, umaban si Fulchen sa isang labanan. Ang araw na ito ay isang masamang araw para sa akin, ngunit ang aking alagad ay nakalusot, wala akong pinagsisisihan. CEO, Godly Leader. Masayang sigaw ni Lin Feng. Kinuyam pa niya ang kanyang kamao at ngumiti ng malalamig, bago kumuha ng space and time scroll. Napatingin siya kay Song Zhuang. Naunawaan ng huli ang ibig sabihin ni Lin Feng. Bigla niyang sinuntok ang mga disipulo sa paligid niya at tumalon patungo sa balumbon. Tara na, Fuchen. Sabi ni Lin Feng, hinawakan ang braso ni Fuchen. Sumilip si Yuan Fei at naghanda na umalis. Gusto mong umalis? Huwag mong isipin na posible iyon. Malamig na sigaw ng Godly Leader at itinaas lamang ang isang daliri. Kumunat ang noo ni Lin Feng nang maging hindi matatag ang espasyo sa kanilang paligid. Kung ginamit nila ang space at time scroll sa teleport, maaari silang mapunta sa ibang lugar. Ikaw ay isang Godly Leader at naglakas loob kang magplano laban sa akin, isang mas mahinang cultivator. Hamon ni Lin Feng, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bigla siyang nagkaroon ng nakakabaliw na ideya ng pakikipaglaban sa Godly Leader. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng isang boses. Hindi ito naintindihan ni Lin Feng noong una, dahil matagal na niyang hindi narinig ang boses na iyon. Si Lin Feng, ang Holy Leader ng Holy Shrine ng Pilak na Rehiyon ay isang cultivator ng unang layer ng Holy Spirit Emperor, wala kang magagawa laban sa kanya. Kahit si Demon King Ox ay walang magawa laban sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit ang tagal na kitang hindi nakikita? Tumingin si Lin Feng sa kanyang dantian.